Pero itong mga to, yung mga supporters ni Duterte, eh, alam naman natin kung gaano kabagsik din yung mga yan. Ay, oh. And, hindi naman sa nag-threaten sila politically, pero they can organize din to protest this. Ay, ako nga, eh, yung ilang sector doon. Oh. Ako, taga-suporta ako ni Pangulong Duterte noong panahon na ako nagdepensa ng halos lahat ng mga infrastructure project. Dahil ako yung naniniwala. Mm. Kaso, may ilang sangay ng DDS. Nakakalungkot. Eh, sila po ay pinopondohan ng China to create destabilization. At nagkataon, ganun? Pagkatapos nilang 2 linggo sila sa China, magda 2 linggo ka ba sa China? No? Siguro na ano na yan, na indoctrinate at nagkaroon ng ano, pare-pareho mensahe. Nagkataon naman, nagsalita ako tungkol sa West Philippine Sea. Hey, nung, ano, ako yung una nilang pinunteri at saka si Commodore Jun Tariela ng Coast Guard. Tapos si Secretary Gibo Teodoro. Ang sa akin lang kasi hindi ko rin akalain sa ganitong sitwasyon, tumatawid tayo ng political color eh. Na binubuli tayo ng China. Dapat magkaisa tayo, Pilipino tayo. Mm-hmm. Ang kinalulukot ko, Yusek, hindi ko sukat akalain yung mga Pilipino na ibebenta ang ating bayan. No? Mahirap yun. Nakakalungkot. Ibig sabihin mo, St. JB, meron dyan na nasa payroll na. Kumbaga, ng China. Yan ang yun nasa Intel report. Yan po, Intel report yun. Intel po yan. Credible. Ito ba? May pupunta ng China ba? Ito ba yung mga pupunta ng China? Na bumisita pa? Pumunta pa ng... Matagal dun. Tagal dun? Matagal. 2 linggo. Ito si Eusebio nandun eh. Eusebio. Ito ba yun? Yung mga all expenses paid na pinapunta doon sa China? Hanggang ngayon. Ito ba yung mga sinasabi mo? Sila Mark Lopez. Naku. Naku. Kawawa naman. Huwag naman. Issue dun